Mulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap pa tagumpay. Ilang ang sipa, sa tuloy ipislaw. Kahit tumalo, kahit sumigaw. Ako na sumayaw. This is our show, this is our time. Kapamilya forever. It's showtime! Happy Wednesday, Madlang Showtime Onliners! At welcome sa pinakamasayang online show sa Pilipinas. Ito ang Showtime! Showtime! Online you! Yes! Happy Wednesday ulit po mga Showtime Onliners! Siyempre, don't forget to tweet, react, and comment. Siyempre, using our hashtag for the day na hashtag Showtime. Dapat happy lang, ganun. Oo, happy lang, good vibes lang. At syempre, mga Showtime Onliners, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kasiyahan dito sa Showtime. Tama. At yun, mga pare, i-share na rin natin ang link sa YouTube at Facebook ngayong araw. Natakot naman ako sa taas ng buhok mo, Eris, ha? Wala akong tali ngayon eh. Super Saiyan. Akin, eh. Super Saiyan na yan, Eris. Oo, ganyan kahaba yung buhok ko pagka wala akong bandana. Ah, pag walang bandana. At syempre, mga Showtime Onliners, sabat tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa amin. At syempre, itutuloy natin ang kiligan yan mamaya sa Oharana at sa pagpapatuloy ng ating istorya sa ating Quarantserye. Woo! Kaabang-abang! Sobrang exciting nga ng ating Showtime. Dapat happy Wednesday, lalo na makakasama na natin ang ating very special guests for today. Oo, i-call in na po natin ang mga bibida and Star Cinema's first digital lovecast podcast series entitled The Four Bad Boys and Me, Reese Miguel, Aljon Mendoza, Mark Rivera, Jeremiah Lisbo, and Kauri Oinuma. Ayan! Good morning, guys! Hello. Good morning! Hello, everyone! Good morning po! Hello! Good morning po! Ayan. Laging ano, no? Bagets. Mga bagets lagi ang bisita natin, no? Parang mga 16. Bagets din naman tayo! Eris, hi! Yan! Hi everyone! Kamusta naman? Gusto lang po ako sabihin. Kayo. Ano yun? Gusto lang sabihin, Jeremiah. What's up? Showtime Onliners! Oh! Yeah! Woo! Pabalik ang kami ah. Oh, ang dami sa Showtime. Ginalingan niya eh. Oo, ginagalingan ni Jeremiah. Magpapatalo ba si Aljon? Nasa na yung pag-greet ni Aljon? Ito na game. 1, 2, 3. What's up, Showtime Onliners? Hello! Hello! Ako na! Ayaw pa mga Showtime Onliners! Kumusta kayo, guys? Ang tataas ng energy nila. Tiris, akala ko si Tom Durumal. Oo nga, ising yung kapitbahay. Ako natutulog, ah. Ang tataas at ang lalakas ng ano. Oh, buti na lang. Mark. 11 PM. Alarm clock. Ako naman. Smart. Magandang umaga, Showtime Online! Ayun! May pag ba rin? Ang tataas ng energy ng mga kasama ko. Kauri, paano? Ano na, Kauri? Na-pressure. What's up? Oh. Direct.
Tama. Pero ayan, bumati na silang lahat ngayon. Dito na tayo sa kamustahan. Ano bang pinagkakaabalahan nyo ngayong quarantine? Start tayo kay Kaori. Okay. Pinagkakaabalahan ko, nag-aalaga yung mga aso kasi marami po kami aso dito sa bahay. Buong compound actually pinapakain ko yan. Cute. Naghahalaman na rin po ako, nagsimula na ako mag-alaga ng halaman. Baka mabuhay sa akin. Ayan, Kuya Nico, ganyan. Papalakihin ko lang ganyan yung halaman bakalam ko. Don't put pinapakain ko dito. Kailangan po ba? Pag-share po yung pangalan ng dog food para mabili. So, ayun, naghahalaman na rin ako. And, ayun, nag-aaral ako. Tinatry ko mag-aral ng iba't iba, ganyan. Diba, never stop learning kahit nasa bahay, kahit quarantine. Maraming matututunan kahit nasa bahay. May internet naman, may social media, ganyan. So, ayun po, yun. Yung mga pinagkakabalahan ko. Yun, oh. Eh, si Mark naman, si Mark. Kamusta si Mark? Anong pinagkakabalahan ni Mark? Okay naman. Surviving pa din. And so, kailangan talaga dumiskarte. Nag-umpisa ako magbenta ng frozen food online. And also nag-aaral pa din ako ng fitness and nutrition for fitness trainer. So I'm actually a CPD certified. So kung gusto niyo magpa-coach ng fitness workout, you know, Coach niyo. Mark. Yes. Mark, Coach Kuya Mark. Hey. Kuya Kiko! Ah! Ano pali? Pakitaan mo, Mark. Pakitaan mo, Mark. Pakitaan mo. Kanina. Si Mark pala, fitness, no? Yes, tama. Yes. Si Riz naman, si Riz. Ako naman, ano, nag-aaral ako kasi, ano, nag-online ako, nag-online school ako ngayon, and then, nag-bonding sa family, nag-alaga ng halaman din, may mga talong, may talong? Opo, may talong. May talong. May tomato. May onion. Madami. Report mo dito. Playing with my dogs. Hanging out with friends. Ayun, uuso talaga yung mga tanim-tanim ngayon. No? Pero sa kanya, pang-ulam talaga. Pang-ulam na yung tanim niya. Pang-ulam talaga. Yeah. Si Aljo naman, si Aljo. Ako ngayon, nag-aalaga ako ng tuta. Maliit pa lang siya. Pero parang mga 1 month pa lang siya. Yun. Minsan, nagbablog ako for fun. Ayun. Tsaka bonding with family. Safe naman. Dito lang ako sa bahay. Hindi naman nalabas. Oo, bawal, bawal. Mga bata. Safe. Okay. Tama. Jeremiah. Ako po, staying productive as much as possible. Meditate, working out, reading books. Nanonood sa mga Netflix para ma-observe natin yung mga pag-aarte, no? And meron din po kaming online show with the Rice Artist Studio. We Rice Together. Yan. Kasama ko po sila kahapon na Rice Here Right Now po kami sa Kumu. Yes, sa yeah, FM channel po. Nakaka-consensya, yeah. Ano, napaka-productive nila kasi siyempre kami parang tulog, games, parang gasalit ang lahat. Eat, parang mga ganun, di ba? Eat, sleep, play. Repeat. Ay, repeat na lang. Busy sila, di ba? Pero syempre, sabi nyo nga, lagi lang kayong nasa bahay. Ito naman ang tanong ko para sa inyo lahat. Ano naman yung pinaka-namimiss yung gawin sa labas? Umpisa natin kay Mark. Well, ako, namimiss ko mag-travel. Kahit mga simpleng road trip na mabilisan. Yun, namimiss ko mga view, kumain sa ibang sa province, and magbisita sa mga kamag-anak sa probinsya. Saan probinsya niyo, Mark? Batangas, Lipa. Sa mom side ko and sa dad ko, Pampanga, Rayat. Wow. North and south pala. Or north to south. Yes. Si Aljon. Namiss ko ding ano, parang lumabas na walang mask. Pero ayun, hindi na pwede. Kailangan ano, ingat-ingat. Tsaka ayun, gumala po. Tsaka parang kumain sa labas kahit ano, saan. Ayun. Pero totoo, mahirap kasi lagi nakamas eh. Lalo ako naamoy ko yung hininga ako. Ang hirap for me. Ang hirap ko. It's hard for me. Tingin ako si Aljon, pareho kami. Pareho kami. Oh. Si Jeremiah. Ako, Kuya Nico, sobrang namimiss ko mag-basketball, lalo na napapanood ko yung sa playoffs sa NBA ngayon, no? Talagang mas lalo kong namiss kasi passion ko mag-basketball at parang... Ewan ko ba, nakakalungkot. Gusto ko talaga mag-basketball.
Napahinga ka ng matagal, ng ilang buwan, no? Oo, oh, nakakabis. Yes. Full Siris. Potential na yan. Siris. Ako naman, ano, Kuya Mi, Kuya Nico, tanda mo, ano, professional ka sa basketball nung ano, nag-visit kami sa... Alam mo yan. Yes, wow! Si Kuya Mi, Kuya Nico, ganito talaga. Nagba-basketball pala si Nico? Pagka may TF. Yes, siyempre. Pagka may TF lang. Pagka may TF. ikaw, Riz, ang basketball din ba ang namimiss mo, basketball? Yung na-miss ko, ano, yung, ano, kasi nasa States ako ngayon. So, ano, syempre, na-miss ko yung buong Pilipinas, yung, ano, syempre, yung food, ng, yung mga pagkain ng Pilipinas, yung, ano, kahit yung mga fast food lang, kahit ano, talaga, ano, miss ko yung mga Filipino food talaga, miss ko yung buong Pilipinas talaga. Ikaw rin na-miss mo? Sino, sino? Ikaw rin. Ay, ay, masabi ka ba? Oy! Saan ang tinex mo? Naisip ko lang kanina yun. Ganun pala. Ikaw, Kaori. Ano ang pinaka na miss mo? Bukod kay Riz. Sino? Oh, kay Riz. Na-miss ko yung mga ka-work. Yung mga ka-work. Na-miss ko yung trabaho sa labas. Work. Mga friends. Mga ka-work. Okay. Sino sa ka-work daw? Sino sa ka-work? Sino sa ka-work? Lahat ko sila! Lahat! Sino ko nakita? Kahit nga kayo, gusto ko first po kayo letter. Kami sa first letter. Turo! Alam na ang mundo ng showbiz! Turo! Well done! Oo, pero may tanong pala ako kay Ate Kaori, syempre. Let's start talking about naman your new love cast podcast series, syempre, yung The Four Bad Boys and Me. Ano nga po ba yung kwento ng Lovecast na ito? At ikaw? Ayun, katulad ng sabi mo, Janine, ano siya, first Lovecast series siya under Listen to Love. And podcast siya, so hindi siya yung normal na visuals lang, ganyan. Hindi siya yung ordinary digital series. Yun yung kwento niya, it's about love and trust. So yung Four Bad Boys and Me kasi magkababata sila. Tapos para nagkaroon ng problema, hanggang sa lumaki sila, bit-bit yan ng girl, si Candice. Mm-hmm. Si Candice yung girl, yung me, sa The Four Bad Boys and Me. And then bigla sila ulit nagkita-kita, ganyan. So, doon may hirapan si Candice mag-forgive sa Four Bad Boys kasi may bubog siya. Tsaka dito nakikita kung paano maging roller coaster yung buhay ni Candice kasi may mga magugulo na Four Bad Boys na pumasok sa buhay niya ulit. Yun! Tapos, yun kasi yung trust, parang nahirapan ulit siya magtiwala sa Four Bad Boys kasi may bubog siya sa kanila. So yeah. Interesting talaga yung kwento, no? Kilig. Yes. Oo, interesting talaga. Ito naman, I have a question for Riz. Riz, ano ba yung kaibahan ng storya ng digital series version sa original Wattpad version ng The Four Bad Boys? And kasi well, ano ba 'to, nilagyan niyo ba ng twist? Ano, meron yung twist para na sana abangan niyo yung twist, sana panoorin niyo. Para na ito yung adaptation ng Wattpad novel of The Four Bad Boys and Me. So now we will bring these characters to life. Eh, so sana magustahan nyo. And also, guys, yung pinaka for me, the most different thing for me is si Mai Mai, yung character ni DJ Zari, because she will not only be in the Four Bad Boys series, but she will also be in all of the Lovecast series. So she will be the narrator, but also parang character din siya. Kasi she's not just a narrator. Sobrang iba yung character niya, sobrang iba yung platform. So sana abangan niya na lang, panoorin niya na lang yung mga differences. So kinakantsawan nga siya, 'di ba? Si Mai Mai na parang siya papalit kay Ma'am Charo. Kasi sa lahat ng lahat kasi yung narrator eh. Siya yung ando siya palagi, So may mga paganong effects pa pala, no? May pala Ma'am Charo pa, no? Pero kay Aljan naman, kamusta naman yung experience mo pag-shoot sa bahay? Nahirapan ka ba? Tsaka 'di ba pagka nag-shoot ng mga ganyang teleserye, may mga workshop pa eh. Paano nangyari yung ganun? Kwento mo naman kap. Challenging itong pag-shoot namin sa The Four Bad Boys and Me kasi nga siyempre nasa bahay kami din dapat aalalay sa sarili namin. Siyempre i-guide kami nila direct sa ilaw ganyan. Tsaka parang magbabato ka ng linya, hindi mo nakikita yung kabatuhan mo, ka-eksena mo. Halimbawa, kakausapin mo dito sa kaliwa, hindi mo naman nakikita pero kailangan mo magpanggap. Tsaka, ayun. Pero kahit na ganun, masaya naman siya. Execute naman namin. Tsaka before naman yung taping,
nag-script reading naman kami kasama si Direk tsaka lahat naman ng ayun, napaghandaan naman siya. Kapanibago, new normal na, no? Yung mga... Yeah, oh, sobra lahat. Cameraman, lighting, kami na lahat. Kaya mabenta ang ring light ngayon eh. Actually, totoo ko yan. Di ako gumagamit ang ring light dati. Ay, Mark, bukod sa inyong lima, sino pa ba ang mga kasama nyo dito, Mark? Well, kasama din namin si Alora Sasam, si Miss Jenny Hamora, and Karina Bautista, China Filomeno, and of course, our VJ Maymay Entrata. Yes, Direct Joel Ferrer. Direct Joel Ferrer, yes. Understar Cinema. Oo, ang kaabang-abang talaga tong love cast nila. Ito naman, para kay Jeremiah. Kamusta naman po yung, ano, yung naging preparation nyo sa inyong mga role na gaganapan? Ate Janine, Ate Janine. Matanda na talaga ang tignan, ay! Ano po, sorry. Kung paano, anong challenge sa pagkakilala namin sa character? Sorry? Ganon, how did you prepare for the role? Mga ganon. Sa akin po, pag-prepare ko, talagang binasa ko yung buong story. Kumbaga, hindi lang ako bumasa sa linya ko, sa script ko. Kailangan ko unawain yung buong storya at talagang inalalayan po kami nila Direk Joel, Miss Vero, Miss Anne. Kasi mga baguhang actor lang po kami, actress. At eto nga bagong setup, parang sa Zoom kami nagsushoot. So parang talagang nangangapa talaga dahil naging versatile din kami. Naging cameraman, naging nag-ayos din kami na lighting, taga-frame, lahat. Hindi lang namin iniisip yung character namin at yung linya namin. At itong experience na to ay solid kasi ang dami namin natutunan. It's good. Uh-huh. Pero ito naman, syempre we wanna know kung ano bang mga role nyo na pinoportray dito sa kaabang-abang na inyong projects. Sige, let's start with Mark. Okay, ako naman si Charles Gonzalez, isa sa mga four bad boys. And ako yung pinakamatanda sa kanila kasi repeater ako. And also, and makikita nyo yung two sides ng character ko. Kasi sikat ako sa school, crush ng bayan. And the other side naman about family. Makikita nyo yung concern and yung care about family. So makikita nyo yung two sides. Character. Mm-hmm. About si Kari. Ako si Candice Gonzalez. Yung me sa The Four Bad Boys and Me. So si Candice, nerd siya, pero matalino siya, responsible sa mga responsibilidad niya. Hindi siya yung showy na tao kasi nga may bubog siya, pero nararamdaman na mahal niya rin yung family niya, ganyan. And dito malilito siya kung sino ba yung pipiliin niya, si Jaden ba or si Marky. Yun. Interesting. How about si Jeremiah? Ako po si Marky Lim, isa sa four bad boys. Just like Mark said, kami yung mga, parang ano kami dito, F4 eh. No? Ganun yung dating yan. Tapos, Ikaw cool. Ang character ko po ay parang ako yung mature sa grupo. Ako yung sensitive na actually parang may pagkakuya yung pagka-mature niya pero nakikisakay naman sa mga trip. Alam niya yung mga boundaries kapag sobra na yung mga kalokohan, yung mga trip niya ganun. Siya yung ano, kalma lang siya. Sobrang kalma niya lang at matalino. Wow, chill, tamang chill lang. Ito si Aljon, naman ang iyong role? Ang role ko po dito, si Troy Mendoza. Membro po ako ng Four Bad Boys. At sa kanilang apat, ako yung pinakamakulit, pinakamasayahin, tsaka matinik sa chips. Tsaka dito, makakalap interest ko si Tiffany, character ni Karina. Tsaka sa kanilang lahat, ako yung pinaka-friendly, pinaka-close ako kay Candice at kay Jaydon sa lahat. So yun, maasahan na kaibigan si Troy, kahit ganun siya.
Alright. Naku, kanya-kanya talaga. Kumbagang flavor or attitude, no? Personality yes. ang kanilang mga role na talagang aabangan natin. Mm-hmm. Tama, alright. Tama. Pero, ayun. Ah, nakasagot na ba lahat ng roles? Yes. Yan. Ayun, invite nyo na guys kung kailan ba mapapanood to at saan ba mapapanood yung The Four Bad Boys and Me. Start tayo kay Kaori. Ayan guys, abangan nyo po The Four Bad Boys and Me, First Love, kasi series po yung Under Listen to Love. Bukas na po yan, Thursday, 7:30 p.m. Yes. 7:30 p.m. August 27 yan. So abangan nyo, mapapanood po siya sa Star Cinema's Facebook page and YouTube account, and mapapakinggan na rin po sa Listen to Love Spotify. Yes! Sabi na niya lahat. Good God! Sabi na lahat, no? Pero yun, abangan na lang natin lahat. Thank you, Kat! Ito na yung time niyo para... So guys, every Thursday siya. Every Thursday siya. Every Thursday na siya, once a week, yes. Directed by Joel. Yes. Baka may alright. Gusto kayong pasalamatan o i-shoutout, ito na yung pagkakataon niyo, o promote your social media accounts. Go. Thank you to everyone and shout out sa lahat ng mga social media accounts, Reese_Miguel. And shout out sa mga magulang ko, yung lola at lolo ko, yung atatalo ko, lahat ko. Showtime! Yes, guys! Kaori? Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat, Kuya Nico, Kuya Eris, Miss Anna, and Janine. Thank you po sa pag-invite sa amin sa Showtime Onliners. Maraming salamat sa panonood. Gusto ko rin po magpasalamat sa Star Hunt Management and sa Rise Hard History Management sa opportunity po na binigay nila sa amin. And kay Inang, maraming salamat po. And abangan niyo po, We Rise Together po every Monday, Wednesday, and Friday po yan. And Kumu sa Rise Here Right Now sa Saturday series po. Riz, nakalimutan mo i-plug yun. You know, pinopromote ko, Riz. Oh, thank you, Kao. Thank you, Kao. Riz, may taga-promote ka, Riz. Gusto mo yun? Oo, okay. Hey, pag-reminder. Oh. All right, thank you so much. Ay, may pahaba ba? Kompleto na? Wala nang... Na shout-outs. Sa lahat po ng supporters namin, maraming salamat po. Abangan niyo po the four bad boys and me. Yes, thank you so much. Thank you for Showtime Onliners. Thank you. Ano kay Miss Nalana? Yan, maraming salamat. Congratulations po ulit. Thank you po. Thank you po. Okay, Showtime Onliners. Trending daw. Ata number 12. Tama ba ako? Grabe. Oo, iba talaga yung The Four Bad Boys and Me. Iba talaga. Yes, tama nga Ate Ana. Ang saya-saya ng start ng ating Miyerkules, ano, mga Showtime Onliners. Pero, nako, hindi pa po tayo tapos, syempre. Dahil nabanggit nga namin na whole week natin makakasama, makakwentuhan at makakachika ang ating MNL48 Idols. Oo, eto na nga, Showtime Onliners. Let's all welcome MNL48 Idols, Ruth, Alyssa, Lara, Eka, Abby, Ali, and Belle. Woo! Hi girls! Hi mga idols! Hi! Hello po! Hello! Idols. Ayan! Ano nang ganda oh! Ang pretty! Sige, mag-hi muna kayo isa-isa. Simulan natin kay Ruth. Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood ngayon sa Showtime Online. Thank you po! Alright! Si Alyssa! What's up? What's down, Showtime All-Niners? Woo! Yes! Nag-asa energy talaga ni Alyssa, oh! How about si Lara? What's up? Much love, Showtime All-Niners! Happy talaga si Lara. Tingnan mo nga naman, oh. May... Si Eka naman. Hello po, what's up mga online showtimers? Hello po. Baliktad pa. Baliktad pa. Alright, si Abby. Hello po, good morning, Showtime Onliners! Gusto, hindi ko naman sabi online. Ayan si Belle, si Belle naman. Hello po sa lahat po ng nanonood ngayon. Ayan. Ang gaganda nila, diba?
Nico, okay, mga Nico, mga bagets na naman to, Nico. Mga estudyante na doon natin. Pero, kamustahan naman tayo. Ito, natanong na namin to sa ibang idols. Ano ba yung mga pinaka namimiss nyo outside world? Simulan natin kay Belle. Siyempre po, ang namimiss ko, yung kumain po sa labas, kasama po yung mga MNL 48 sisters ko. Kasi after rehearsal, madalas po kaming kumain po sa labas, mag-Japanese restaurant, ganun po. Yun talagang namimiss ko. And of course, makasama po sila. Saya. Food trip, no? Si Ali na naman. Si Ali naman. Anong pinaka namimiss mo? Gusto ko talaga yung mga pa-members ko po, the way we bond in our dorm, like how we speak together, how we prepare ourselves for our event. Abby? Yes po, of course, yung nami-miss ko po yung performance namin sa stage, yung makita namin yung MN Loves, and of course po yung makabanding po yung mga friends ko. Yun po, nakakamiss po talaga, and yeah. Si Eka naman, si Eka. Tama ba, Eka? Eka po, Eka. Yeah. Ay, siguro mga nami-miss ko po yung mga kulitan po namin ng mga members. Talagang ano yung super solid po namin once na magsama-sama kami. Kasi lang, sorry. Yeah. Tama ba. Si Lara. Ang nami-miss ko po yung mag-samgyup ng hindi kinakabahan. Meron po samgyup na kinakabahan. Paano yung hindi kinakabahan? Kasi po meron po kaming BMI. Baka po baka po kasi tumaba kami and kailangan po namin ma-maintain yung BMI na yun po. Tsaka po nami-miss ko po yung mga MN Loves tapos mag-perform po sa mga events. Nakaka-miss po yun. Si Alisa naman. Well, para sa akin po is mag-travel po, tapos hanging out with my members and friends, and also meeting MN Loves, pero din performing. Actually, lahat po ng ginagawa ko sa labas, yun po, namimiss ko po lahat. Kasi siyempre, matagal na po kami nakatambay po dito sa bahay. Kaya sobrang namiss ko rin po yun na sa labas, hindi ko na rin po alam kung ano yung mga nangyayari rin po sa labas, kung masarap pa rin ba ang street foods ngayon. Tama, nakakamiss talaga yung gano'n, no? Piso dalawa pa rin naman ang baseball. Si Ruth naman, si Ruth. Anong namimiss mo sa labas ng bahay? Po, syempre, namimiss ko yung mga live performance namin, and yung MN Loves, syempre yung girls, and also namimiss ko rin po yung beach, yung mountain, sahili po kasi ako umakyat ng bundok, and mag-bowling. Sobrang namimiss ko po yung mga ginagawa ko outside. Yeah. Ah, syempre, nabanggit nyo nga na ang tagal nyo na nakatambay lang sa bahay dahil ang tagal na ng quarantine na to. Ano ba yung bago nyo na-discover sa sarili nyo? Umpisa natin kay Ruth. Ruth? Ay, ako po. Ano yung bagong na-discover mo sa sarili mo nitong quarantine? Natuto po ako. Hindi ko po alam kasi before na marunong po pala ako mag-bake. Ayun. Anong binibake mo? Mga sweets po, mga brownies. Kasi nag-start din po kami ng family ko na ayun, mag-bake and inventory po online. Ayun. Si Eka. Siguro po kaya ko po pala magtayo ng business kahit ngayong may pandemic kasama si ML48 Bell. Ayun po, masaya sa feeling na ano na parang kahit may pandemic nakakapag-business pa rin kami. Magka-social kayo dito. Apo. Yes pa. Sana all. Ay, ako po. Ako naman po, gumawa po ng garden po. Garden? Sobrang, po. Sa bahay niyo, may landscaping kayo? Ganun? Opo, parang ganun po. Anong mga pananim mo dyan? Anong mga ano? Actually po, hindi rin po namin alam ko ano yung mga halaman po na nilalagay po namin. Hala!
Inalagay ka. Mamaya nangangagat yan. At first, it's always my ilagay. Zombie. Pero yun po. Okay. Ako po, wala naman po ako masyadong na-discover. Na-discover ko lang na ano. Kaya ko palang pagtuloy-tuloy yun yung workout ko. Wow. Ayun, yun. Wow. Isang linggo, ilang beses? Po? Sa isang linggo? Sa ngayong linggo, nakakadalawa pa lang ako. Titingnan ko mamaya kung kaya ko pa. Sa kanin, ilan? Sa isang linggo? Sa kanin? Nababawi din sa kanin. Sa ako. Sa linggo, no? Yan. Si Lara naman. Ako po, na-discover ko pong mapagod nang hindi gumagala, kumikilos. Paano yun, Lara? Paano nga? Walang ginagawa. Kasi nga po, di ba, natutulog lang po, di ba, ginagawa. Tapos ano, pagising mo, pagod ka, ganun po. Oversleep kasi yun, masakta. Oversleep pala yun. Ay, di ba, joke lang po. Ano po, na-discover ko po yung iba't ibang klase ng beatbox. Yun, oh. Doon! Eh! TikToker. Punasa mo na yung screen po. Punasa mo na yung screen. Umabot dito. Yun po, natutupo ko ng mga iba't ibang putahe when it comes to food po, mga lutong ulam, ganun po, lutong bahay. And then po, of course, kahit po nasa bahay tayo, kailangan healthy pa rin tayo. Nandun po yung diet and workout na hindi nawawala everyday. And then po, mas tutok po sa social media ngayon, of course, para magkaroon ng connection with the supporters of MNL48. And yun po, nakakatuwa naman kasi kahit nasa bahay lang, marami pa rin natututunan. I tried to help my mother po in terms of cleaning the house, gardening, yes po, and I tried learning languages po. So yeah. So, languages? Anong mga language, Idol Ali, yung mga nalalearn mo? Like Korean, Japanese, Chinese, French, of course, French is my French. Galing! Grabe, ang dami. Pero eto, may tanong pala ako kay MNL48 Idol Ruth. Siyempre, balita namin na meron raw po kayong racket sa iyong mga wow. MNL48 Idols. Kwentuhan niyo naman po kami. Kumitit ang kabuhayan. Isa girl. Kwentuhan niyo po kami. Nililinis ako ng mga kuko nila. Yes. Nagawa ni Care Petticare po ako sa kanila. Kapag saya! Ano? Yeah. Minamintain ko. Paglinis ang anak kami lang ito. Marami akong customer every time na meron kaming hanggang. Ayan. Sino-sino mga nalinis ang sinang sa girl? Me! Me! Wow! Suke! 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 Galing ka! Ayun! Ano, Ruth, sino may pinakamalaking ingroon? Ayan o! Ibubo ko na o! Cut na! Napa naman kasi wala mga naman. Kasi nila mga baby pa parang hindi masyadong ma-ingrown pero may nalinisan ako sobrang liit ng kuko. Hoy. Oh. Ito yan. Wala ka nililinis. Pero eto naman, may question naman ako for Alisa. Ayan, yes, bakit sinasabi ikaw daw? Ikaw daw ang sinasabing ano, happy face at ang energy ball ng grupo at paano mo sila nahahawaan ha, ng mga ganyang klaseng good vibes? Ito po, inaano ko po kasi yung title na Fourth Dimensional Fairy. So siguro na sprinkle ko po ata sila ng fairy dust of good vibes. Ay, wow! Pero po in all seriousness po,
I think na hawak ko po sinang good vibes because of my different kinds of laugh, my energetic dance skills, and my cheery, chatty personality that it keeps them motivated and energized throughout the day. So feeling ko parang human battery ako, parang ganon. Ay, vitamins. para palang si ano to, si Nico ng hashtag, no? Oh, siya yung makulit eh. Makulit yun. Huwag lang mag-iingat. Pero kaya na naman tayo kay Lara. Lara, narinig namin nagbi-beatbox ka, di ba? Ang galing mong mag-beatbox. Paano mo natutunan yun at bakit beatbox yung gusto mong matutunan? Ano po, nung grade 5 po ako, na-curious po kasi ako nung grade 5 po. Kasi po, uso po yun dati sa school namin. Yung mga kalalakihan sa amin nagbi-beatbox. So, na-curious po ako and sinearch ko po sa YouTube kung paano po gawin yun. Ayun po, sinundan ko po yung mga basic beat, then natutunan ko po yung paano mag-beatbox. Mahirap ba? Ilang taon bago ka nagkaganyan, gumaling mag-beatbox? Sa tingin ko po, mga ano po, 1 year. Tuloy-tuloy na po dapat may matutunan kang iba't ibang sounds po. Okay. Pero natututunan pala, akala ko inborn siya, no? At least, alam na, ang gusto mo. Pwede din po inborn. Inborn na magagaling na talaga, no? Maya, magsa-search ako ng how to beatbox. Tapos bukas, sasampulan ko kayo. Wow! Abay! Nainggit ako eh! Nainggit ako kay Idol Lara eh! Ang galing! Parang ang cool kasi, diba? Ito mo, Eka. Eka, ikaw daw ang takbuhan ng mga girls o malatulfo. Kapag may problema dito yun, idinudulo. Malatulfo. In action, ha? Ang tanong ko lang, pwede mo bang ilaglag kung ano yung mga... i-share mo lang yung mga... I-share, Kuya Nico, i-share. So, pwede lang i-share. Bias mo, ha? Yung mga... Ano ba yung mga nilalapit nila sa'yo? Bakit na... Ng advice? Iba-iba kasi sila, Kuya Nico. Yung iba, hindi nagsasalita. Yung iba, papunta pa lang sa'yo, nanginginig na yung... pasalita pa lang siya. So, si iba naman, ano ba to, yayakapin ka na lang, ganon. Karamihan kasi sa mga ano, nilalapit nila sa akin kapag ka malapit na mag-audition, ganon. Kapag di nila feel yung sarili nila, parang gusto nila, makapasok talaga sa Senbatsu, sabi nila, gusto ko talaga makapasok, kaso, ganyan. Lagi silang may kaso, ganyan ako, ganyan. Siyempre, ba't tumatawa ka, Lara? Baka kasuhan ka. Tulpo eh, kakasuhan mo. Eh, di ako parang binibigyan ko sila ng ano, ng madaming advice. At saka bilang ate nila, parang kailangan ko talaga i-motivate sila, i-lift up sila kung ano man yung nararamdaman nila. Yun po. Wow. Pero eto, meron pala akong tanong para kay Idol Abby, syempre. Paano po ba nakakatulong ang pagiging part ng MNL48 para ma-improve ang yung singing talent? Yes po. Katulad ko po, before, talagang mahihiyain po ako when it comes to singing. Talagang, ang 40 ko po is dancing talaga. And then, nung pumasok po ako ng MNL48, sa everyday training po namin, yun po, na-improve po yung confidence ko when it comes to singing. Tapos, tulong po ng mga coach namin talagang nilabas po nila yung kaya kong ipakita when it comes to singing. Yan po. Wow! Alam mo, ibang klase rin kasi talaga yung mga ano nila, no? Mga training. Nila. Oo, dahil sumatututo ka talaga. Pero ito naman, I have a question for Ali. Ayan, paano ba nabago ang buhay mo na ikaw, well, makapag-join ka dito sa MNL48 at maging center girl ng MNL48? Ano po, being a center po, grabe po yung challenges na kailangan niyo pong, ang cute! Trying to face those challenges po, like the confidence, of course, and how to lead the group, and of course, how to improve and develop your talent more to make your ML love happy, ganun po. So,
it's kind of challenging to talaga, but then it takes courage and a little bit of magic. Ayan. Ito naman para kay Belle. Belle, excuse me po. Napasok sa MNL 48, ano bang career yung mga gusto mo bang tahak? Kasi po, bago pa talaga ako mag-MNL, pangarap ko talaga maging beauty queen. And course, performer. Yun po yung pangarap ko talaga. Yung mga idol ko, Sarah G, mga Pia Words back, Catriona Gray. Pero ngayon po, kung hindi man ako idol ngayon, feeling ko, I am still working and keep on learning my craft. Kasi po, yung dalawang title na pangarap ko, hindi po siya madali and hindi ko siya makukuha in just a snap of a finger. So, kailangan ko po talaga pagtrabahuhan. Pero, if ibe-bless po ako ng dalawang gift na yon from the Lord, of course, yun po, yun yung gagawin ko talaga and yun pa din yung pangarap ko ngayon. Just like Miss Catriona Gray, di ba? Nag-recording siya, tapos Miss Universe din siya. So, siya talaga yung nalulok up ko. Hey! Ayan! Sweet Chito Boys, si Eka. MNL48 Idol Eka. Oo, syempre maraming salamat sa handog mo. Eto, time na po para ni Idol Ali to invite our Showtime Onliners and MN Loves and fans and supporters to watch out for their 6th single virtual handshake event. Go nyo na po, Idol Ali. Yes. Thank you. Unang-unang lahat po. Unang-unang sa lahat po. Thank you very much for attending our first virtual handshake namin. And so, abangan niyo po ang susunod na virtual handshake event namin through following our social media account. So, thank you very much Showtime Online Update inviting us here. And to our fans, thank you very much. We love you and we miss you. I hope we will see you soon. Ooh! All right, thank you very much once again, MNL48. And kung meron kayo mga pa-hashtag. Mga pa-shoutout to sa mga batiin, i-greet. Sige, mag-start tayo with Eka. Hello po. Hello po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming lahat at sa mga nanonood po ngayon sa Showtime Online. Maraming salamat po. And please follow our social media accounts po, eka.mlo48official and mlo48eka. Maraming salamat po. Alright. Yay! Thank you. At least, baka may mga pasasalamatan ko siya, mga babatiin. Go. Yes! First of all, thank you po sa nag-invite po sa amin dito sa Showtime Online. Thank you rin po sa ating mga maganda at mga guwapong host ngayon. Wow naman! Thank you. Thank you. And also, thank you rin po sa mga ML Loves, sa mga nanonood po ngayon. Thank you. And to know more about me, to know more about the members and the group, please follow us and update yourselves to our official social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok account. So, I hope to see you all! Alright, Belle! Go, Belle! Of course, hello po sa mga MN Loves na nanonood. Thank you so much. And gusto daw po magpa-shoutout ng mommy ko kay Kuya Aries. Siya daw ang dahilan kung ba't nanonood ang mommy ko ngayon. Maniban sa akin. Ano ba? Hey, mommy! Kamusta po kayo? Yeah. Ano nanay mo? Nasaan yung nanay mo na yan? Nanonood po sa kwarto. May Aries lang? So, yun dito ko yan ko. Ha? Okay, dahil dyan. Bye-bye. Ako nag-o-op cam yan. Pero hello kay mami dyan. Hello, mami. Ayan. How about kay Lara? Baka may mga pa-shoutout din siya. Pinapasalamatan ko po ngayon yung MN Loves na nanonood ngayon. Thank you po. And thank you po sa pag-invite sa amin ngayon. And tinext po ako ng mama ko kagabi. Sabi niya po, batingin ko daw po siya ngayon. So, hindi ko po ito papalampasin kasi minsan lang po ito. Binabati ko nga po pala yung mama ko dyan sa General Santos City. Hello po! Mama, Mary Floor! Alright! Abby, ikaw naman! Yes po, sa lahat po ng nagmamahal sa MNL48 and sa mga members na ngayon nandito, thank you so much po. And yes, patuloy niyo pong supportahan ng MNL48 and follow my accounts po sa IG, abby.mnl48official. And abangan niyo po ang aming 6th single, which is River, malapit na po. Thank you po!
Alright, how about si Ali? Yes po, I really want to thank our MN Love. Thank you for supporting us until the end. And of course, I also want to thank my friend, my best friend here for letting me sleep over at her house. And I also want to shout out my mama. Hi, mama. I'm here. So that's all. Thank you. Ayan, and sweet, sweet. How about si Ruth? Yes, of course po. Gusto ko po magpasalamat sa lahat po na nagmamahal tayo ng 48. Thank you for watching and spending your time with us. I'm a love 48. And gusto ko mag-shoutout sa aking Root Fever family. And thank you for supporting. And also, salamat po. And patuloy lang po kayong sumuporta sa MNL 48. And for more updates about me po, just follow my official social media accounts at root.mnl48official. And follow nyo rin po yung aming official account.mnl48official. Thank you so much! Thank you! Maraming salamat at MNL48. Thank you very thank much. Thank you so much! Thank you po! More power! Salamat po! Yes. Thank you po! Salamat po sa inyo lahat! And syempre sa mga MN Loves natin, don't you worry guys, kasi whole week natin makakasama ang inyong favorite MNL48 idols. Kaya thank you so much sa inyo po. Ayan. Thank you po. Ingat, stay safe. Thank you po. Alright. Always very much. Ana, Eris, and Janine, may oras pa tayo para magbasa ng ibang comment. Sabi ni Lourdes Maceda, hello po, shout out sa mga apo ko. SI, Grace, Adrian, Maricana, at Ethan. Salamat po. Ayan. Ito si Miles Honorio. Sabi niya, Happy Mir Cooles. Ay, oh. To Showtime Online U host. Ang cool manood ng Showtime Online U dahil good vibes lang parate. And nakikita ko ang magagandang smile at nakakahawang tawa ni host Janine. Thank you. Ganin lang? Okay. Ay! Garami! Matampuhin ko si Nico. Matampuhin, oo. Biglang kumi-exit. Makabasa pa ako ng mga ganyang mga tweet talaga. Isa pa. Ito. Sabi ni Animazing Squad official sa YouTube. Happy Wednesday, Showtime Online U. Hello to you, Janine, Nico, and Aries. And to our striking beauty, Anna Ramsey. Olo! Wow! Thank you so much, an amazing squad. Striking beauty. Ito naman, sabi naman ni Bea Andres. Love you, Showtime family, kapamilya forever. Thank you, Bea. Ito, may umahabol, sabi ni sa Twitter ni Faye Eranzo. Bakit ganon? Tamad na ako, tinatamad pa ako. Hi, Spuha. Ala! Parang kilala ko yung na naman si Nito. Nag-tweet na naman si Faye Eranzo eh. Okay. Lagot ka ma kaya. Yes. Ayan, may pahapon pa. Liners, nagte-trending tayo at number 4 na sa Philippines, wow! Friends. Kaya keep on tweeting. Thank you so much. Hashtag Showtime. Dapat happy. Oh. Salamat po. Thank you so much. Thank you. May mga comments pa ba tayo? Oo, meron pa ba? Ayun, marami pa tayong comments. Oo. Rachel Martin, kamusta po kapamilya? Miss na po namin kayo. Ayan, miss na miss daw niya tayo. Ibea Andres, love you Showtime family, kapamilya forever. Hashtag Showtime, dapat happy. Salamat sa iyo, Ibea Andres. Ayan. Thank you. Ito si Lourdes Maceda. Hello po, shoutout sa mga apo daw niya. Si SI, Grace, Adrian, Mary Cana, at si Ethan. Salamat po. So, at mga Showtime Onliners, mamaya po sa aming pagbabalik, ay yung Oharana. Abangan nyo kung sino yung aming special guest. At kung sino yung kanyang haharanahin, syempre. Ayan, meron na naman masusurprise mamaya, diba? Yes, abangan na. Abangan nyo po yan. Nagbabato pa ba ng mga comments natin? Yes. Tuloy-tuloy lang po yung pag-comment. Yes, ito sabi ni Aya Michi from YouTube. Hi, Janine. Shout out. Watching from Hong Kong. Ayan, ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Hello. Ito po, sabi naman ni Josh. Kapamilya forever, keep safe. Stay at home, stay safe. Ingat, Ayan, Josh. Syempre.
Showtime Onliners, mamaya abangan nyo ang ating quarantine-serie. Ayan, abangan nyo kung ano mga naman yan. Oo, tuloy-tuloy yung kwento natin eh. Buong linggo to. Diba? Oh, naalala niyo yung episode, yung kwento natin kahapon? Yes. May ano tayo doon? May plot twist. May plot twist. Ano kaya yung plot twist doon natin? Nasa gitna na tayo dahil Miyerkules na ngayon eh, no? Sa gitna na tayo na story. At syempre, yung mass testing, maraming salamat, Madlang People. Ang dami pong natutuwa sa mass testing, no? So abangan niyo pa yung mga parusang ipagagawa. Correct. At syempre, meron pa rin tayong tawag ng tanghalan. Yan, abangan natin yung malulupit na kantahan mamaya sa Showtime. Mm-hmm. Ayan. Alright. Wait lang po ng tweet at comment ng comment. Don't forget to use our hashtag for today. Hashtag Showtime. Dapat happy. At number 4 na nga tayo. Kaya naman, patuloy lang po yung comment. Yes. Ang bongga ng start ng ating Miyerkules. Grabe. Kasi nakasama natin yung The Four Bad Boys and Me, tapos nakasama pa natin yung MNL48 idols natin. Kaya trending na trending agad tayo. Salamat sa inyo. Number 4 na po tayo. At siyempre sa mga nagtatanong po, mapapanood niyo po ang Showtime sa Kapamilya Channel at sa aming pong sariling YouTube channel na Showtime. YouTube.com/Showtime Online Universe po. Yan po, mapapanood niyo po ang kami, pati na rin po ang Showtime. Yes, kaya i-share niyo na ang live stream natin ngayon. Spread the good vibes, mga Showtime Onliners. Yes, and don't forget to subscribe din ha. And syempre, hit the notification bell para lagi kayo updated dito sa Showtime. Pero yun na nga, mga pare, mga mare, abangan na natin ang magaganap sa Showtime. Magbabalik kami dito sa Showtime! Showtime Online! Welcome back to Showtime Online! Sa ating mga Showtime Onliners, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok sa aming sa Kapamilya Online Live at siyempre sa aming YouTube channel na Showtime Online Universe. Yes, and syempre patuloy lang po ang inyong pag-comment, pag-tweet. Ayan, gamit-gamit lang ang ating hashtag for today. Hashtag Showtime, dapat happy. Dapat happy. At simulan na natin ang kiligan. Dito lang yan sa Harana. Tama, oo. Ito na nga mga Showtime Onliners, huwag na po nating patagalin pa. Tawagin na po natin ang ating Showtime Onliner and hashtag Wilbert Ross fan, Alan Parson Paul San Miguel. Woo! Hi! Hello po. Ang haba ng name niya, Alan Parson Paul San Miguel. Oo. Ano po ba yung gusto niyong tawag namin sa iyo? You can call me Parson po. Parson. Kakaiba yung name niya, ano? Parson. Kala ko nga, taga San Miguel yung binabasa ko. Taga San ka ba, Parson? Pampanga po. Ah, Pampanga. Pampanga. Okay. Pero Parson, gaano ka nakatagal na solid showtimer? Actually, matagal-tagal na simula nag start yung Showtime, talagang sinaabangan ko na nanonood na talaga ako ng Showtime. Wow. Yun. So solid talaga, no? Ito po, kwentuhan po muna tayo. Kumusta po kayo ngayon? Ano po yung pinagkakabalahan nyo? Tambay sa bahay. Walang work. Pero bago magkaroon ng pandemic, yung trabaho niyo po? Before, paraket-raket ako. Makeup, reban, nagluluto, ganon po. Well, all around pala itong si Parson, kumbaga, ano. Pero syempre gusto nating malaman, sino ba yung paborito ni Parson Showtime? Ayun nga po, nabanggit ni Miss Janine kanina, si hashtag Wilbert nga po. Si hashtag Wilbert. Hashtag Wilbert. Ano po ba yung qualities ni hashtag Wilbert ang gusto mo? Sobrang napakabait po kasi ni hashtag Wilbert, napaka down to earth niyang tao, napaka bait niya, yung mga fan niya din niya tinuturing na parang fan lang, as in tinuturing niya parang family niya, ganun, mga barkada, kapatid. Sobrang napakabait po niya, yun po yung nagustuhan ko sa kanya. Ayan. Ngayon, ang i-dedicate na song kay hashtag Wilbert, ano yun at bakit? Yung siguro yung kanta niya na maaari ba? Kasi miss na miss ko na talaga siya. Gusto ko na siya mayakap. Ulit, gano'n.
Gaano katagal mo na pang hinahangaan si hashtag Wilbert? First time ko makasali sa fans club niya, 2017. And then hanggang now po, solid Wilbert po, Wilbabies. Grabe, matagal na din yun ah. Maaari ang gusto mong i-dedicate na kanta sa kanya, maaari mo siyang makausap ngayon. Oh, nandito siya! Wilbert Ross, pasok! Tulog na ba? Yan! Ayun o! Ayun o, kailangan ng riband! Parson, kailangan ng riband! Wilbert! Ayan o, tama-tama! Parson, kailangan mo ng riband! Hello, Wilbert! Kumusta? Okay lang, miss na kita, sobra. Ay, iba yung pagkakakamit. Oh my talaga God. May pinagsamahan. Ang ganda lang. Mo ngayon, ha? Naka-full makeup ka ngayon, ha? Pinaghandaan ko to para sa'yo. Saka syempre, para sa mga ng people. No, but wait. Pinaghandaan. Sabi ko sa'yo, wala ako sa Showtime ngayon, eh. Oh, ba't nandiyan ka bigla? Surprise! It's a prank! Oh my God. It's a prank! It's a prank, oh, it's a prank. Wilbert, matagal na pala siyang supporters mo. 2017 daw. Sinusuportahan ka na niya. Ano oh, matagal na. Nagkita na ba kayo in person? Hindi pa. Oo, lagi yan dun sa ano ko. Sa bumibisita yan sa baba ng kondo. Tapos, akala ng mga tao, siga. Gagi, madaming tattoo yan. Ano, bad girl? Bad girl ang pega, ganon. Oy, oh, alam nyo, girl. Tutuloy natin yung ano, yung kwentuhan natin mamaya. Yes, pero medyo bibitirin muna namin kayo ng very, very light. So, syempre, makasama pa natin si Parson at si Wilbert maya-maya lang. Kaya naman, magbabalik kami dito sa... Showtime Online U! You know, Wilbert Ross in the house! Karami! Oh. Hello, Wilbert! And of course, kasama pa rin natin si Parson! Hello, Parson! Ayan! So, once again, syempre, welcome sa ating mga Showtime Onliners! Ayan! And this is the time na syempre tatanungin na natin kung ano yung message nila sa isa't isa. Sino ba unahin natin? Unahin natin si... Parson! O, si Parson daw. Parson daw muna. Ano ba? Wilbert, basta mag-iingat ka lang palagi. Huwag mong pababayaan sarili mo. Nandito lang ako palagi nakasuporta sa'yo. Kami ng Wilbabies. Tandaan mo yan. Mahal ka ng Wilbabies, Wilbert. And ingat palagi. Good luck sa career mo. Sana tuloy-tuloy ang career mong yan. Susuportahan ka namin hanggang dulo. Mahal ka ng Wilbabies, Wilbert. Tandahan mo yan. Oh! Ayun, ang bongga. Ito, ako naman, di ba? Tama. Go, Wilbert. Parson, gusto lang kita pasalamatan at buong pamilya ng Wilbabies sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Alam ko may mga di tayo pagkakaintindihan ng sa family natin and ayun sana maging okay ulit tayo at sana ayun samahan niyo ako sa journey ko sa career ko. Maraming salamat. Thank you. Every person, salamat din sa pagtutok sa amin sa Showtime Online niyo ha, Parson. Thank you. Wilbert, baka may gusto kang shout out or promote. Go ahead. Ayun. Shoutout ko lang lahat ng mga fans ko dyan. Will Soldiers, Will Babies, Will Beast Team Pinas, Will Beast Team Abroad, Will Hearts, Wilbert Natics, yan. Will na... Salamat sa supporta nyo. And, ayan, gusto, may iba mag-promote dito? Oh, great bro! Guys, papromote ko lang sana yung bagong new YouTube show ko. Sa YouTube ko, pangalan niya, yung title niya, Provincia Serie. Ayan, abangan nyo po yan. Sa serye ko po niya na parang hina-highlights ko po yung buhay probinsya. So, nag-aararo ako, nagtatanim ng palay, nag-aano ng buko, lahat ng mga sa probinsya, abangan niyo po yan. Bukas na po ata, release yung first episode. Yan. Nice! Oo. Galing naman ang concept. Congrats, Wilbert. Highlight yan. See you soon, Wilbert. We miss you. Salamat.
Pero yun, makakasama pa natin si hashtag Wilbert mamaya. Pero magbabalik muna kami dito sa Showtime. Showtime Online News. What's up mga Showtime Onliners? Welcome back dito sa Showtime Online. Online. You. Nangyari kay Eric. Yeah. Eris pala, Eris. Nakakarga. Huwag yun ang pansinin. Nakakarga ata. Ay, tulala. Pero eto na nga, nako, dapat tuloy-tuloy lang yung pag-tweet, pag-comment, pag-react, using our hashtag for today, hashtag Showtime. Dapat happy. Yes. At syempre, mabuti pa. Dapat happy. Ituloy na natin ang kwento dito sa Quarant Serie na pinamagatang Hello, Stranger. Yan na. Mapasahin ko na nagkakarga na si... Kaya pala nagkakaganyan si Eris kasi nagpe-prepare siya. Ito. At Janina na malungkot si Eric. Uy, Ate Annalyn, tinanong si Eric kung nangyari sa kanya. Ay, kanina pa yung tulala. Ewan ko ba? Lungkot ang bigat-bigat ng... Kasi pinapansin. Sobrang lungkot niya. Uy, Eric, anong nangyari sa kanya? Sasabihin ni Eric na malungkot siya dahil pinagpalit siya ni Joyang sa iba. Hindi ko alam. Alam mo, pinagpalit kasi ako ni Joyang, hindi naman kagwapuhan. At hindi rin naman ganun kagaling kumanta yung pinalit sa akin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit. Totoo yun, nang pangit nun eh. Nang walang ano-ano ay mapapakita ang bagong boyfriend ng pangit na Joyang na si Willie. Kawawa naman si Eric. Ay! Sino to? Sino tong nakisali? Maiinis naman si Eric dahil pati sina Annalyn at Janina ay tila na in love rin kay Willie. Kaya magdadabog siya. Hold it! Bakit nga ba na in love si Joyang kay Willie na kung ganun ay sobrang pangit naman ito? Ang kwento sa Quarant Serie. Oh, ba't na in love? Yon, maraming salamat! Basher ka! Hashtag Wilbert! Yung dabog ni Eric! Basher ako dito. Oo, oh, hindi. Gwapo yan si Wilbert. Wilbert, muli, baka may gusto mong pasalamatan, ano, habol? Ayan, maraming salamat sa mga supporters ko at mga social media ko. Follow niyo po ako sa social media ko, sa IG, sa Twitter, sa Facebook. And abangan niyo po yung bagong cover ko na Dynamite ng BTS acoustic cover. Ayan, maraming salamat. Yeah. And yung serie ko nga pala, yung serie ko din. Provincia serie, guys. Ayan, sa YouTube. Ooh. Okay, guys, meron kayo hahaboy? Ako, tawag. Oh, natividad is like, bagong upload. Ako naman po, TNT Gorgong every Friday, 8 p.m. Thank you very much! Maraming salamat sa ating mga Showtime Onliners. Makita-kita tayo dito sa inyong favorite online show para sa inyo at para sa you at lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime Online! You! Salamat! Thank you, Wilbert.